Naghahanda na rin ng Land Transportation Office para sa pagpapatupad ng PUV modernization. Ito'y sa usapin kung dapat pangabang bumiyahe ang isang unit kung susuriin ang roadworthiness nito. Ang gagawing paghihigpit ng LTO, ihahatid ni Karen Villanda sa sentro ng balita. Audrey, hindi lamang LTFRB ang naghahanda para sa PUV modernization dahil maging ang LTO ay inihahanda na yung kanilang mga testing centers para nga sa pagtitiyak ng roadworthiness sa mga babiyahing PUV sa susunod na taon. Kasunod ng pag-arangkada ng PUV modernization, nilinaw ng LTFRB na makakabiyahe pa ang mga traditional na jeep sa susunod na taon basta pasok sa consolidation. Pero dapat pasado sa roadworthiness ang Land Transportation Office. Kaya naman ang LTO ngayon pa lang ay nakikipag-usap na sa mga testing centers. Istrikto kasing hihigpitan ang pag-check sa mga pampublikong transportasyon na dapat ay nasusunod sa Philippine National Standard, kung saan dapat ay Euro 4 na ang makina. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni LTO Chief Mendoza II. Wala namang phase out talagang, pero may roadworthiness issue. Ang siguro papel ng LTO rito, whether you are the traditional vehicles or the modern vehicles, kailangan roadworthy kayo pareho. Gone are the days na punit-punit yung kutsyon ng jeep na sinasakyan mo pa. O butas na yung sahig, umaandar pa rin. No? O yung mga perennial maritune namin na nareklamo, yung mga busina na akala mo sila lang ang busina sa mundo, di ba? Pero hindi naman yung katandaan yung sasakyan, is yung maintenance ng sasakyan. Kasi kahit bago yan, kung hindi naman i-maintain ng tama, luluma rin yan after 1 year or maybe less. At bilang dating representative ng One United Transport Alliance Coalition, nagbabala si LTO Chief Vigor sa mga operator na hindi uubra mga palusot sa kanya para lamang mapayagang bumiyahe kahit hindi naman pasado sa inspeksyon. Bukod rin sa visual na inspeksyon ay hihikayatin na ng LTO na gumamit ng mga makinarya ang mga Motor Vehicle Inspection Center sa pag-check ng makina ng mga pampublikong sasakyan. Narito at pakinggan natin muli ang pahayag ni LTO Chief Asek Vigor Mendoza. Alam ko sa'yo palusot eh. Alam ko yung ginagawa dati kung paano umikot at para lumabas, ma-register yung sasakyan kahit hindi pumasa ng roadworthiness. At alam nila, galing rin ako doon. Alam nila, alam ko yung kalokohan. Siguro yun lang ang kakaibahan. No? I was with them before. Audrey, ipatutupad yung strictong implementasyon no, sa pag-check ng roadworthiness sa mga pampublikong transportasyon. Simula yan sa Enero kapag nagsimula na nga na mag-renew ng registration ang mga operator. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.